In this video, pag-uusapan natin kung paano nyo mabibigyan ng panibagong buhay ang inyong mga lumang computers, mapa desktop man yan or laptop, by installing an Android-based operating system. Maaari may computer ka na nakatabi na lang sa kwarto mo at hindi mo na masyadong ginagamit dahil hindi na ito supported ng mga latest na operating system. O kung nai-installan man ito ng latest na operating system, ay hindi na siya nagpe-perform ng ganun kaganda dahil na rin sa katagalan ng mga hardware o mga pyesa na meron to. Now don't worry, pwede mo pa mapakinabangan ang computer na yan sa pamagitan ng pag-i-install ng iba pang operating system maliban sa Windows. Now, we have different choices tulad na lamang ng Linux. Pero, para sa ating video tutorial ngayong araw, let's try installing an operating system with native support para sa Android. So that aside from your phone or your tablet, you could also use Android app sa iyong computer. So let's start. So ang i-install nating operating system is Prime OS for x86. Meron tayong iba't ibang mga choices. We could download yung Prime OS Classic, Prime OS Standard, o kaya naman yung Prime OS Mainline. Now, bakit tatlo yung pagpipilian? This would depend on the hardware or gaano nakaluma yung computer na pag-i-installan natin. So, dito sa official na forum ng Prime OS sa XDA developers, narito yung dahilan kung bakit meron tayong tatlong variants ng ating operating system. Ipiliin ninyo yung Prime OS mainline kung ang system ninyo or yung CPU was released or made noong 2014 up to the present. Prime OS standard naman kapag ang iyong system or yung computer mo is from 2011 up to the present, and yung gagamitin natin ngayong araw, yung Prime OS Classic 32-bit naman ay para sa mga lumang computers that was made before 2011. Ang target computer natin para sa project na to ay isang HP Compact 8000 Elite Small Form Factor PC from 2008. Meron itong Intel Core 2 Duo E8500 CPU running at 3.16 GHz, 4GB ng DDR3 RAM at 160GB na hard disk drive. So balik tayo sa website ng Prime OS and let's download yung Prime OS Classic para sa project natin ngayon. Download natin dito yung ISO image. And the latest version ng Prime OS Classic as of this recording is 0.4.5. Let's click the download button, select yung primary download, and let's wait for the download to finish. Now, matapos nating i-download yung ating ISO file, kinakailangan natin gumawa uli ng bootable flash drive para naman gamitin sa pag-i-install sa ating computer. Ilalagay ko yung mga link sa description natin sa baba para sa mga previous videos natin regarding creating bootable flash drives using Rufus and using Ventoy. Now, pagtapos na kayong gumawa ng inyong Prime OS na bootable flash drive, let's move sa ating computer and let's install the operating system. Plug in your bootable flash drive and set it as your first boot priority sa BIOS. We used Ventoy nga pala para sa method ng pag-prepare ng ating bootable flash drive. Select natin yung Prime OS ISO galing doon sa listahan, then select natin yung third option to install Prime OS sa iyong hard disk. Dito sa screen na to, select Create or Modify Partitions, select New, then select natin yung Primary, Bootable, and Maximize Options, at saka select natin yung Write. Type natin yung kumpletong salita na Yes sa prompt, and then press Enter. After ng process, select natin yung quit option, select natin uli yung hard disk from the list, and select ext4 as our file system. Select yes sa mga sumusunod dialog boxes to install Prime OS. Activate natin ang ating installation by entering our details, accept natin yung license terms, and we are now in the Prime OS desktop. So sa pag-navigate natin ng interface para sa Prime OS, ganun din yun sa kung paano tayo nag-navigate sa ating mga phones. Pinagkaiba lang nga ay gumagamit tayo ng mouse at saka ng keyboard. To install and use applications, just sign in sa Google Play Store using your Google account. Web browsing is very good. It would depend na sa inyong internet connection kung gaano kabilis yung responsiveness o pag-load ng mga website.
and Google Apps such as YouTube at saka yung iba pang mga games works properly. So installing and using Prime OS is a good way for us to get more life out of our old hardware. And though hindi nito mapapalitan ang inyong Windows computer, I'm sure na marami pa kayong ibang may isip na paraan for using this operating system tulad na lamang ng nasa inyong cellphones at sa inyong mga tablet. So if you found this video useful, please click on the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. So para sa susunod mong video, click dito sa card na nasa kaliwa para sa ating multi-boot USB tutorial using Ventoy. At dito naman sa playlist na nasa baba para sa iba pang mga CSS tutorial. And I'll see you in the next one.